Babae na kinidnap ng mga lalaki sa van kagabi. Yan ba, pinunta mo rito? Iniwan mo yung pwesto mo para manakaw yung mga diary mo. Sige, balikan na ron. At huwag ka mag-ibed sa akin ng mga kwento-kwento. Kayo na nga, binibigyan ng balita eh. May candy ho kayo? Candy? Mm-hmm. Miss, alas 3 ho na madaling araw. Ulam ho ang tinda rito, hindi candy. Eto, lugaw. O baka gusto niyo pag-pritos ko kayo ng hotdog? Salamat na lang. Boy, totoo ba yung sinabi mo dun sa lolo mo? Totoo yan. Ayaw lang sa akin maniwala ng lolo ko. Yung nakita mo ba? Sino yung tumangay dun sa babae? Tatlong lalaki sakay ng isang van. Makikilala mo kaya sila? Opo, makikilala ko. Sigurado kang tatlong lalaki yon? Opo, sigurado po ako. Sige. Pabili na lang ng diary mo. Ito. Sa'yo na yung sukle. Salamat po. Kailangan ko na ang kabayaran ng huling kargamento. 6 na buwan lang ang hinihingi ko sa inyong palugit, Congressman. Nakita nyo naman, mahina ngayon ang negosyo ko. Pagbigyan niyo na ako, Congressman. Nung humingi ka ng pabor sa akin para sa kumpanya mo, wala kang naging problema. Nakita mo naman, nakipagpitpitan pa ako ng bayag sa Kongreso para maipasa lang ang bill na makakatulong sa iyong negosyo.
Pagkatapos humihiling ka na naman, hindi mo pa nga natutupad ang ating usapan. Alam mo, bata, what is due for me, due for me. Kaya, ibigay mo na ang dapat mong ibigay. Maliwanag. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari sa'yo. Gagawin ko lahat ng magagawa ko. Umasa kayo, Congressman. Dapat lang. Sandali. Aasahan ko yan. Kabilaan ang batiko sa atin ng mga dyan. Masyado nang nakakahiya. Pati na mga government officials. Kaya mamayang gabi, lahat ng pickup girls na yan ay hulihin nyo doon sa Quezon Avenue. Hanggang ngayon, wala pa tayong lead kung sino ang mastermind ng krimen na yan. Maliwanag ba sa inyo? Yes, sir. Okay, good. Permission to leave, sir. Okay. O kayo, kumusta ang amoy bisirong kabayo? Kumusta rin ang matandang amoy kabayo? Mag-iingat ka, ha? O, ano ba nangyari sa pasugalan sa Del Monte? Inayos ko na, sir. Pinag-uuli ko na yung mga tarantadong gambling lord doon. Good. Doon tayo sa opisina. Base sa impormasyon na nakuha ko, yung apat na babaeng pinatay, hindi sila biktima ng serial killings. Mga addict din sila. At mga drug pushers din para masuportan yung mga bisyo nila. At lahat sila, mga breadwinners ng pamilya nila. Meron akong isang batang nakausap eh. Witness siya sa pagkadukot sa pinakahuling biktima. Tatlong lalaki lang kumuha dun sa babae. Julie, hindi talaga sila biktima ng serial killings eh. Pwedeng pumapatay sa kanila mga grupo ng mga addict o kaya mga pushers. Kailangan malaman ko na yung talagang pinanggagalingan ng mga krimen na yan eh. At nararamdaman kong malapit ko nang malaman kung sino talaga sila. Karen, pati ba naman yung pinagkakalkal mo? Isa kang reporter, hindi investigador. Taig mo pang pulis dyan sa ginagawa mo eh. Oh, ano namang balak mong gawin ngayon? Kayo pala, Congressman. Nasaan si Bingo? Pababa na ho yun. Ang pili niya, magpahinga muna kayo sa loob. Sige, yo. Salamat. Congressman, tama sinabi mo. Kapag interest na sasabit, pinapatay. Pinapakain sa bulate. Putet natuto ka na, Bingo. Sa maunahan mo ako. Ganyan na mangyayari kapag may nanghuda sa akin. Yan ang hindi mangyayari. Hindi ba mga kasama? Hoy, guy! Anong ginagawa mo't nakaupo ka dyan? Teritoryo ko to, ha? Wala. Nakikiupo lang dito. Ikaw lang mag-isa? Pwes, bawal dito ang babaeng walang bugaw.
wala naman akong alam tungkol dyan eh. Sige. Alam mo, sister, mas maganda, doon ka. Kasi ito, teritoryo ko. Ayan, buhay naman. Hi! Ilan ang kailangan nyo? Gusto nyo babae? Murang-mura lang. Halika kayo, dalipi. Ay, napili. Ito, magandang bata to. Ganito, Pansa! Magaganda yan. Si Sexy! For more videos and updates, just click here to subscribe. Laging kasama. Laging kasama.